So hello mga kahabi, welcome back sa Timonera Aviary. Yan, pupunta ako sa Aviary ngayon. So mga kahabi, may bago akong kamerang gamit. Ito yung sa asawa ko, yung GoPro. So tatry ko naman mag-vlog gamit ang GoPro. Baka sakali mas hiyang tayo sa GoPro mag-vlog. Noona ang gamit ko, camera. So nagpalit ako dahil medyo nakasilin ako sa camera kasi mabigat. Kailangan pang buksan. Tapos nag-switch ako sa cellphone kasi pag sa cellphone madali lang eh. Ipa-plug mo lang sa laptop, tapos kakopy mo lang yung files, diretso na. Tapos try natin ngayon dito sa GoPro kung sakaling, baka sakaling masiyang tayo dito. So mga kahabi, welcome back sa aking Aviary. Kamusta kayo? Medyo matagal ako hindi naka-vlog kasi aware naman tayo lahat, no, mga kahabi, lahat tayo tinamaan tayo ng bagyo. Yung si bagyong Ulysses. So okay naman yung Aviary natin. Hindi naman tayo na damage doon sa kay bagyong Ulysses. Yun nga lang. Siyempre, maraming kalat, maraming nilinis sa bahay sa amin. So naging busy. Tsaka siyempre, wala kuryente nung at that time. Tapos ano pa ba? Ayun, nagkasakit si baby ko, no? Inubo. Sinipon, pati ako. Ang papansin nyo sa boses yun, medyo may konti pa. So, yun yung ano mga kabi, yun yung nag-cut ng momentum natin sa pagbablog. Pero ito, tatry ko mag-vlog uli ngayon. mga kabi, sa araw na ito, gusto ko kayong isama sa aking gagawin ngayon. So, mga kabi, meron akong nagtatanong kung paano daw ako mag-set up ng ano eh, ng cage. Paano ko mag-set up ng nest box? So ito siguro yung perfect opportunity para subukan na ipakita kung paano yung disyarte ko. Kasi wala ko rin mag-set up ng isang double cage. So tara. Yan mga kabi, dito meron akong double cage. Ta, kunin natin. Ayan. Medyo makalat sa Aviary. So, ayan. Meron akong double cage. So, ito yung isa-setup natin today. Currently, meron siyang nest box na. Ang size ng nest box na nandito is 6x6x10. So, ayoko na nitong nest box na ito. Bala ko na siyang palitan. So, bala kong gawin yung yung parang kaganay yung setup dito. Yung meron tayong setup dito, outbox. Ayan, mapansin nyo yan. Lagi kong sinasabi, ito yung paborito kong setup eh. Nasa labas yung nest box. Yan. Gagawa tayo isa pang ganyan para ipapatong natin dito sa taas. Dito. So, tara. Kunin natin to. So, mga kabi, kung mapansin nyo sa Aviary ko, marami akong type ng setup ng nest box na gamit. So, meron ako nung AC type. Ano tawag niya? Aircon type. Ganito yan. Napakadali niyang i-setup kasi bibili ka lang nung nest box na sing laki lang nung cage, sing haba, ganyan, ayun, no? Sing haba. Tapos isasalpak mo lang dito kasi natatanggal siya. So, napakadaling i-setup niyan mga kahabi. Isa kong setup is yung ganito, yung favorite ko nga. Tapos isa sa setup na meron ako is yung ganito. Ayan. Ito is isang standard double cage. Tapos yan, nakasetup sa loob, dalawang cage na, ayan, 6x6x10. So, kung meron kayong kasi ako medyo tamad ako mga kahabi. Medyo tamad ako nitong, siyempre may gamit. So, gagamitin ko yung meron tayo. Ayan, itong kasi bumili yung tatay ko ng ganito. Yung pang staple. Ayan, yung pang staple na, alam ko kaya na ito sa concrete eh. So, heavy duty siya. Ginagamit ako nilang neto. Ginaganto ko na lang siya. Yan, i-staple ko na lang na ganun. Yan. Pero since nung time na sinet up ko itong double cage na to, is wala pa akong ganito. So, ginamit ko siya ginagamit ko usually yung pako, ibibend ko lang yung pako or ang tawag doon? Alambre, yung medyo makapal. So, ganito siya mga kahabi. Wait lang, kuha tayo ng pangkat. Ayan. Balik tayo. Ayan. So mga kabi, sa mga naka-double cage,
laging ano, ako kasi sinizip tie ko lagi ito, itong part na to. Kasi ito yung part na ano eh, nabubuksan. So para mas secure, para hindi o sakali aksidente na mabuksan, so mape-prevent niya yun. Medyo mahirap pala gamit isang kaya. Struggle is real tayo dito. Makakabi. Ayan, tanggal. Medyo makunat na siya. Kasi medyo matagal na din. So, ayan. Bubuksan naman natin. Ayan. Shout out natin makakabi ito. Ayan. So, papakita ko sa inyo paano ko siya nilagay. So, tatanggalin ko siya. Ayan. Alambre lang. Tapos, pinulupot ko lang siya dito sa... Tatlo siya eh. Tatlong points yung ano. Yung pagkakalagay ko nito. Dito... doon sa kakabila. So karet dito mo, tibay niya no. Kahit yakyakin mo 'yan, hindi naman sisira. So, 'yan ginawa ko, natulo, pulupot diyan. Siguro pag tinanggal ko 'to, magigets niyo na kung paano ko siya inilagay. Ayun. Yeah, tas sa likod. Ambot sa likod. Medyo malambot lang naman yung ano, yung alambre. Ayun, tanggal na. Babagsak na 'yan. Yun. Natin yung perch. So yun lang mga kabi, ganun lang ako maglagay ng ano, nest box. Ayan o. Mapapansin nyo, ito. Nilagyan ko lang siya ng ganito, paganto na alambre. Tapos yung alambre, inano ko, binend ko, pinaganong ko. Same dito. Ayan. Sa gilid ko nilagay, ayan o. Mapapansin nyo mga kabi. Ano ba? Ayan. Ayan o. Yan. Tapos pagka nakilagay mo na ganun, pinalo ko lang siya ng plies dahan-dahan para hindi mag-bend. Tapos ilalagay mo siyang pa ganun. Tapos kapag ano, lahat sila nakaganon, lahat sila nakatikwas na pataas. Tapos paglagay mo sa loob, kakasam mo siya dun sa pinakasulok. Yan. Yan. Pinakasulok siya para hapit. Tapos i-bend mo lang yung nasa likod, i-bend mo lang pa ganun. Okay. Tapos yung nasa harap naman, ipapalupot mo siya doon sa pinakamalaking gauge. Ito, gauge 40 niya. Ito, ito. Itong part na to. Makapal to eh. Ito. So, ganun lang mga kabi. Yan ang isa sa mga setup na gamit ko. So, tatanggalin ko na to kasi ayoko na itong gamitin. Kasi magkapalit ako ng setup. Ayan. Kasi medyo naliliitan na ako dito. Ayan, ganyan siya. Front arm eh. May butigay. May butigay pa. Ayan. So, ganun lang mga kahabi. Ayan. Igigilid ko lang ito rito. Ayan. Tapos, yung kabila, syempre, paano mo ilalagay? May divider ang mga bawat double cage. Ayan. Meron siyang divider sa gitna. So, alisin lang natin yan. Oop, inahirapan akong konti. Yan. Yan lang din. Kaya ano lang natin siya para matanggal. Ayan, no? Napakadali lang. Pero napakadali lang niya ilagay, i-apply. Napakadali lang tanggalin pero matibay siya. Hindi siya basa-basa na tatanggal kapag may ibon. So, boom. Yan. So, yan. Yan na mga kabi. Yan na yung setup natin. Na isa yung inbox. Yan. Ano ba? So mga kahabi, sa mga nagtatanong ko ano ba yung magandang setup ng nest box? Depende kasi yan mga kahabi. Mayroong mga ibon na trip nila sa loob, mayroon ding ibon na trip nila sa labas. So ako, strategy ko nga kagaya ng sinabi ko noona, kapag hindi nila pag napansin ko na ayaw nila ng nest box, pinapalitan ko. Excuse me. So, ako naman, mga kabi, as much as possible. So, ako naman, mga kabi, so far naman, hindi ako masyado nagkaroon ng ganong case yung medyo maselan sa nest box. So, ano ba magandang nest box, mga kabi? Siyempre, maganda yung medyo malaki. Huwag naman yung sobrang laki, kasi pag sobrang laki, mahirap mag-maintain ng body heat ng ibon. Lalo, kapag naglilimlim sila o kaya meron silang inakay. Okay, for example, ito, pasok tayo. Meron kayong pair ng alps. Oh, maliit lang yon.
ginamit yung Nesbox yung ganito. Yung 12x12x12 pang kakatil. Oh. Sabihin na, oy, okay to eh, diba? Kasi malaki. Eh, wag na yung masyadong malaki makakabi kasi. Kung masyadong malaki, medyo nahihirapan yung ibon na i-maintain yung body heat nila sa loob. So, mas prone siya sa lamig kapag ano. Diba kapag mas maliit yung room, kumbaga sa kwarto, diba? Mas madali siyang lumamig pag nag-aircon ka. Diba? O kaya kapag maliit ang kwarto, mas mabilis siyang uminit. So, ganun lang din makakabi. Pero syempre, wag naman yung sobrang liit, wag naman yung sobrang laki. Maganda yung, ako kasi ang advice ko, sa mga parakit, pwede naman yung 6x6x10. Yan, ganyan gamit natin. Pwede rin yung 8x8x10. Yan, ito naman yun. Yan, 8x8x10 yan. Pwede rin yung 8x8x15. Ganyan. So, basta wala nang mas liliit pa doon mga kahabi. Okay naman yun. Tsaka depende na rin siguro sa size ng ibon. So, ako, magpapalit ako dito ng 8x8x10. Para double cage, magamit natin yung double cage. So, kunin ko lang yung ilalagay nating nest box mga kahabi. So yun yan mga kahabi, yung isang nest box na gagamitin natin dito sa setup natin is nagamit ko na siya dati. So naka setup na siya, ikakasa na lang. Ito yung itsura niya mga kahabi. Ayan. Ayan natin to. So yan siya mga kahabi. Kung mapapansin nyo, ayun, no, meron siyang mga pako na ready na siyang isang pie, kumbaga. So, gagayahin lang natin yan mga kahabi. Ang kailangan nyo mga kahabi para sa gantong setup is at least ano, D2 o D3 na size ng pako. Pwede na rin yung D2, no? Pero mas maganda kung D3, siyempre. Eh, since wala akong D2, eh D3, D2 ang gagamitin ko. So, mayroon tayo ditong bago. Kung makapapansin nyo itong mga kahabi, ito yung tungtungan bago sila pumasok dun sa butas. Tatry lang natin to kung kakasya siya doon sa butas na double cage. Ayan. Kung makapansin nyo mga kahabi, ang double cage, lagi siyang may ganyan. Lagi siyang may slot. Lagi siyang may slot kung saan pwede mong ipasok yung outside na nest box. So, tatanggalin lang natin yun. Ay, babalik din naman to agad. Madali lang siya ikabit at itanggalin. Ayan. Bend nyo lang yun. Tapos, ayan. Tatanggal na siya. Yun, tanggal na. Ganyan lang siya. Mapansin nyo, open na to. At check natin kung kaya siya ito. Doon. So, obviously, hindi siya kakasya. So, pwede nyo siyang ikat. Or pwede nyo siyang tanggalin. Ako, ang lagi kong option dahil tamad ako. Tanggalin. At tanggalin natin yan. So, pag tinanggal nyo siya, siyempre, linisin nyo. Kasi may mga nakalawit pa na ano rito, parang stapler type ng mga pako. Para hindi masugatan yung mga ibon ninyo. Pukin nyo lang yun na ganyan. Tapos, mga kahabi, kung mapansin nyo, box type to, di ba? Box type siya. Papakuan natin siya, pero dapat hanggang dito lang. Hindi pwedeng nandito yung pako. Kasi, pag nandito, lulusot siya. Walang masyadong kapit. No? So, wala akong taga video eh. So, subukan kong pakuan to na ako lang mag-isa. Oh my God. Challenge. So, ang points natin is, pwede nyo ano gawin, itutok nyo siya sa, tutok nyo siya dito, sa mga hindi komportable. O kasi, tagal ko na ginagawa nito, kaya sanay na ako. Pwede nyo siya ilagay dito, tapos pwede nyo anuhin. Lagyan ng gamitan ng ano ng pencil pen. Tapos i-markahan nyo yung mga kailangan nyong butasan, mga area na kailangan nyong pakuan. So pwedeng tatlong part yung gawin nyo. Pwedeng dito, dito, sa banda rito sa baba. Para tatlo yung kapit para hindi siya nauuga. Pero ako, since subok ko na, dun ako sa taas lang. Pero mas maganda mga kahabi kung meron din kayo sa baba, kagaya nung nandito. Ayan o. Kung mapansin nyo, may pako pa dyan. Para hindi siya nahahatak basta-basta ganon. So, since ako, tamad ako. At mataas ang kumpiyansa ko dun sa setup ko.
na dalawa lang ang pako, I will carry on. So, ayan. So, mga kahabi, ayan, dito, pakuha natin. Una. So, maglib kayo ng mga at least 1 inch, mga kahabi. 1 inch na kalubog, tapos 1 inch or kahit mga 3/4 lang yung nakalabas. Yun. So mga kahabi, next natin is meron akong concrete nail. Ihiga ko lang yan dyan, tapos dyan ko yun. Yan. Huwag masyadong ano, dahil baka may hindi na pumasok. So ganyan lang, easy-easy lang. Yan. So, yun lang. Ah. So yun lang mga kabi, kita nyo naman. Hindi ko na poison ako. So mga kabi, kita nyo naman. Madali lang. So ganun lang. Buo na siya. Mapansin nyo ito. Ayan. Mapansin nyo, ayan o. May dalawa na siyang parang ano, panagsabit. So, i-set up na lang natin ito. Papakita ko sa inyo. So yun yan mga kabi. Ito, nilagay ko na yung cage dito sa taas. Para kakasahan na lang natin siya ng nest box. So, yan ang kumakita nyo. Open na itong gilid. Tapos, open na rin nyo na doon sa kabila. So, ready na siyang kasahan ng nest box. So, mga kahabi, kukunin ko lang ito. Ayan, kukunin ko lang itong nest box ko na ito. Tapos, kakasa ko siya dito. I-hook ko lang yan. Siyempre, dapat itututok mo siya doon sa, kung saan yung butas niya is, ano, sakto doon sa slot. Yan. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ayan. Kung mapansin nyo, ang kinaibahan lang ng setup nito sa baba, yung may hook. Ito, pag inano mo, tinaas mo yung puwet, hindi siya nahatak. Unlike kapag dito, pag itinaas mo yung puwet na ito, ayan o. Ayan. Pero ako, since kumpiyansa naman ako dito sa setup ko na to, dahil wala namang ganun kalakas na ibon na maipupush niya ito pag ganun, hindi ko na nilalagyan. Dahil mabigat din eh. Ewan ko sa'yo, oh, mabigat. Mabigat yung nest box. So, okay na sa akin yan. Ayan. Masado natin. So, luma na itong nest box na ito eh. Inano ko lang ito eh. Ni-reuse. So, gamitin nyo ng maayos yung mga nest box ninyo. Ayan. Ito naman yung isa. Ayan. Bago. Ito yung bago. Ayan. Ika-asa lang din natin siya dito. Ayan. Tapos tututok lang natin, syempre, dun sa butas. Oh, walang masamang meaning ha. Ayan. Ayan. Yan lang mga kabyo. Easy easy. Ah, nakakabit na. So, papansin. Ayan oh. Ah, kabuuan niya. Ba, ganda tignan. Uniform silang tatlo pataas. So, may lilipat ako mamaya dyan na ibon. Kasi, gagamitin ko yung inggit, ano, yung inggit strategy sa kanila para sabay sila magbreed. Yung inggit strategy is yung kapag nakita nila na yung kapitbahay nila nagbibreed ng maganda or may ginagawang something, ginagaya nila. Siyempre, hindi sila nagpapatalo. So, yan ang purpose niya. So, medyo pangit yung mga perch na nakuha ko. tanggalin mo natin to. Mga kabi nga pala, medyo malamig na ang panahon. So yung mga ibon ninyo, lalo especially, yung mga kagaya kong outdoor aviary, maganda ko lalagyan nyo na ng mga tarp, lona, o kaya yung mga takit, yung inyong mga open aviary para hindi masyadong malamig para sa ating mga alagang ibon. Kasi malakas sila sa init, pero hindi sila ganun kalakas sa lamig. Dahil sanay sila sa ano, deserto, yung katawan nila made for ganong mga environment. Yan. So, yun mga kahabi. Set up na natin siya. Ito siya. Yan, S-box. Natin yung S-box. Ba? So, madaling tignan yung ano mo. Yung mga painakay mo, yung mga breeders mo. Yan o.
Tapos paglilinisin mo, dali lang. Unlike kapag kailangan mo pang ipasok yung kamay mo dito, isa ka mo gaganon-ganonin. Diba? Medyo kasi mataba kasi yung kamay ko medyo malaki, malapad. So para sa akin convenient yung ganitong setup. Pero pinaka-convenient para sa akin syempre yung ano, yung mga naka aircon type or AC type. So labas muna tayo kasi medyo malamok. So yun nga mga kahabi, nilisan ako dun ah. So yun lang mga kahabi, sana meron kayong nakuhang so yun lang mga kahabi, sana may natutunan kayo sa video na ito. Sana kahit paano may karoon kayo ng idea kung paano ako mag ano, maggawa ng setup sa aking cage at nest box. Kung gusto niyo siyang gayahin, maraming salamat. Pero I suggest gamitin niyo yung tatlong points para super secure, no? Kasi ako, since ano, ibiyari ko naman to, yung gagawin ko para ano, since subok ko na yung kahit dalawa lang, okay. So, pero makita pa rin yung tatlo. Sipagan niyo ng konti ako, kasi tamad ako. Dahil may mga gagawin din akong iba ngayon. So, yun ang mga kahabi. Ano ba? Yung shoutout nga pala mga kahabi, sorry, di ko na isulat. So, bawi ako sa susunod na vlog, sa susunod na episode, iisahin ko na lang yung mga shoutouts natin. So, yun nga mga kahabi. Yun lang. Ano pa ba? So, sa susunod na video, mag-ano tayo, ABR update. Yung current lineup natin, mga alagang ibon na meron tayo dito, papakita natin sa susunod na vlog. So, watch out mga kahabi. Abangan nyo yung susunod na vlog natin. So, I think that's it mga kahabi. So, kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kahabi, please hit the like button. At share nyo itong video na ito para marami pa tayong mga mahikayat na mag-subscribe sa ating channel. Mas dumami pa yung mga kahabi natin. And please mga kahabi, comment below kung meron kayong mga questions or suggestions. So, hit the bell button mga kahabi para lagi kayong notified sa mga bagong videos natin. That's it mga kahabi. Ingat lagi. God bless and happy birthday.